Hi, magandang araw sa lahat. Ito ay uumpisahan ko sa mas mababa. Kumbaga, level 1 hanggang level 3. So, dito tayo sa mas mababa. Anong klaseng patakaran o batas ba ang mayroon talaga sa gobyerno? Yun ba ang laging sinasabi sa mga kupal na didiis dyan na ang batas ni Digong ay patas? Alin ba ang patas dun? Kung i-scroll down nyo ang aking timeline, makikita nyo dyan na mag-share ako isang video na pangyayari sa isang lungsod ng Maynila. Sa isang lungsod ng Luzon. Either Cavite. Na minor di edad lumabas na padaan sa checkpoint, inilagay sa kabaong, ipinasok sa kabaong. Patas ba ang batas na yan? Ngayon, doon naman ako, yun ay inilagay sa kabaong, yun ay napakababang level. Tulad ko, napaka-ordinaryong tao lang. Pangalawa, ito naman ay para sa mga barangay captain na namimili ng taong binibigyan lang ng pass guarantee, o ano ba yun, baliktad ba yun? Namimili lang. Kisyo hindi botante sa barangay na yan, hindi nila binibigyan. Ano ba naman kayo, kap? Papatayin nyo ba yan sa gutom yung mga taong nasa sasakupan nyo? Although hindi siya botante? Although hindi siya bumuboto sa'yo noong nakaraang eleksyon? Okay lang ba na papatayin nyo yan dyan? Papatayin nyo sa gutom? Napaka-unfair nyo naman. Kung para sa akin, kap, okay lang sa akin. Papatayin mo ako sa gutom? Kisyo hindi ako bumuboto sa'yo? Hindi mo ako bibigyan ng guaranteed pass? Okay lang sa akin to make sure na isa sa pamilya ko ang mamatay sa gutom, kakainin mo. Kakainin niyo. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kung public servant kayo, gawin niyo ang dapat. Butante man kayo sa hindi. Hindi yung pipiliin niyo yung taong bigyan niyo, pipiliin niyo yung taong bigyan niyo ng rasyon. Si Pedro, si Juan, o sino pa ba yun? Hindi siya butante sa barangay niyo. Ito lang ang ibibigay natin. Kasi hindi siya butante sa barangay natin. Ganun ba yun? Napakaano nyo naman? Hindi patas ang laban niyo. Niluklok kayo ng taong bayan. Huwag nyo namang piliin ang iyong siservisyuhan. Tapos ito pa. Ang ordinaryong tao, ibalik natin doon sa una. Ang ordinaryong tao, buhay. Lumampas lang, lumabag lang sa batas. Lumabag lang sa curfew, inilagay sa kabaong. Nasaan yung nagkalat ng virus? Nasaan si Coco Pimentel? Bakit hindi siya ang inilagay niyo sa kabaong? At nang sa ganun, hindi na siya makakahawa. Napaka-irresponsableng gobyernong mayroon tayo, no? Napaka-inutil, sa totoo lang. Napaka-inutil. At ito naman para sa iyo, Mr. Coco Pimentel. Senador, noong una, gumbaga, bow pa ako sa iyo. Saludo pa ako sa iyo. Pero sa ginagawa mo, hindi eh. Kung ako lang may kakayahang sasampahan ka ng kaso na attempted murder, ginagawa ko na. Nag-a-attempt ka eh, na makahawa ka. Huwag mong sabihin na hindi mo alam na mayroon ka. Ano bang dahilan kung bakit ka nagpa-test? Hindi ba may duda ka na sa sarili mo na positive ka?
May duda ka na sa sarili mo na mayroon kang virus? So, noong nagpatis ka pa o before ka nagpatis, sana dumistansya ka na sa mga tao. Tapos kung kailan tapos ka na na test, tapos ka na nakuhaan ng sample at na-confirm na positive ka, tsaka ka naman nagliwaliw. Wow! Ang galing mo, Senador. Palakpakan natin. Saya-saya ng mga tabugo dyan. Ha? At ito, high level na to, ha? Number 3. Ha? Ito, sa Pangulo. Kung matatandaan nyo, mga BFF ko, kung matatandaan nyo, February 9, nag-live videos ako. 29 seconds lang yun. Napaka-exe, di ba? Ang sabi ko doon, Mr. President, unahin mo muna ang kapakanan ng iyong nasasakupan bago ka magpakabayani sa bansang China. So, yung sentence kong iyon, ay ang natatanggap ko is puro pang lalait. Puro pang mumura, puro pang babanta. Ngayon nyo ako mumurahin, ngayon nyo ako babanatan, ngayon nyo ako sisiraan, ngayon nyo ako sabihin mo, ibabarang. Ngayon nyo sabihin sa akin yan. Sabihin nyo, tama ba ang ginagawa ko noon o mali ba? Ngayon nyo ako mumurahin. Ha? Kisyo nagpapasikat, kisyo nagpapaganon. Ganon. Yung words ko, yung sentence kong iyon na 29 seconds lang na nagpaalala sa Pangulo na huwag niyang uunahin ang bansang China, kundi sana ang kanyang nasasakupan. Pero, March na. Although nag-ban siya. Ha? Nag-ban siya. Siguro nasa third quarter ng February. Nag-ban siya. Pero anong nangyari? Lusot pa rin. May padulas. Ha? With escort pa. Ganon kagaling ang ating pamahalaan. Diba? Ano, kumusta ng mga DDS dyan? Kumusta ng mga kopal dyan? Kaya pa ba? Ano? Magtambak na kayo ng maraming asin. Nang kahit papano, may malamon kayo, may partner kayo yan sa bigas. Nakakagigil kayo, ha? Tapos, ito pa. Ha? Ito pa. May nababalita, hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung talaga ba itong mangyayari. Bukas daw, 28. Total lockdown. Hindi ako sure, ha? Pero yun ang lagi kong nababasa, eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan, kundi mamamatay sa gutom. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap
ng dinanas nila ngayon. Hmm? Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag, panay reklamo kami. Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Buteke yung Panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Buteke yung Panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Hmm? Ngayon niyo ako sabihin ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihin ipapahanap niyo ako ng Pangulo ay para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin yan mga kupal nga mga didiis, mga putang ina kayo.